Samahan niyo ako sa pagbasa ng kanyang banal na kasulatan sa Colossians chapter 2 verses 8 to 12. Colossians chapter 2 verses 8 to 12. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pangdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo, sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. At sa Kanya, kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan, na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Verse 12, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kanya sa mga patay. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Tunay na kami nabubuhay, kumikilos. Meron ang aming buong pagkatao dahilan lamang sa iyong biyaya. Salamat po. Maaari naming pagbulay-bulayan ng may kalayaan ang inyong mga salita. Salamat sa privilege na ikaw po ay aming masamba. Ikaw po ay aming matawagan. Ikaw ay aming mapapurihan. Masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Tunay na dalangin po namin na kayo po ang siyang magbigay sa amin ng kaunawaan sa aming pagbubulay-bulay ng mga salitang aming binasa. We want to hear from you, O God. Dalangin po namin na kayo po ang magbigay sa amin ng nakakarinig na tainga, ng mata na nakakakita, at ng pusong handang pabago sa inyong mga salita. Salamat po. Inyo po ang kapurihan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Daranasan niyo na po bang makatanggap ng huwad na salapi? Yung fake bills. Napakahirap ano? Napakahirap maka-receive ng fake bills, lalong-lalo na kung ito'y perang ibabayad mo sa bangko. Kasi pagdating mo sa bangko, si Ma'am Linda, may person na karanasan diyan at ako hindi pa na pepeke at ayaw kong pangarapin na makatanggap ng fake bills. At kasi sa bangko, pag yun ay ibinayad mo sa bangko, tinatataka nila ng fake. And that's the end of it. Pagka yun ay natatakan na ng bangko, nakapanlalataan ng Linda. Lalo na kung iyon ay hard-earned money. Bye-bye, 1,000. 1,000 na napeki sa inyo. O kung magkano man ang napeki sa iyo, mas nakamanlalata, mga kapatid, kung after all these times, ang kilala mo palang Jesus ay hindi Jesus na ipinakikilala ng Biblia. Hindi lang 1,000 ang mawawala sa iyo. Hindi lang malaking salapi ang maglalaho. If you fail to know the true Christ, your whole life is at stake. Your soul is at stake. You will be eternally doomed in hell. You will be forever separated from God if you miss Christ. Do you see the seriousness
of it, yung nakikita mo ba kung gaano kaseryoso ang panganib na kinakaharap ng mga taga Colossus. Kaya gayon na lamang ang pangamba ni Apostle Paul para sa iglesia sa Colossus. Kung maaari lang, pupuntahan ko kayo. Marahil ay ganun ang sinasabi ni Apostle Paul nung sabihin niya, ako'y wala sa inyong harap, pero sa Espiritu, ako'y nandoroon sa inyo. Para baga sinasabi na niya na kung maaari lang, pupuntahan ko kayo para maipaliwanag ko ng gusto sa inyo kung gaano kadelikado ang kinakaharap ninyo. It is a danger. Ito'y lubhang mapanganib. That's why there is a warning. There is yung hindi reminder eh. Babala ito. Ang sabi dun sa verse 8, chapter 2 ng Colossus, 2:8 ng Colossus, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Beware, watch out, take heed, be cautious, keep a sharp lookout, be on alert, magsipag-ingat kayo. Saan? Saan mag-iingat? Saan? Saan ang warning? Beware of what? Magsipag-ingat saan? Sa mga taong may dala ng maling aral. Ang problema sa mga false teachers, hindi naman sila yung pupunta sa harapan niyo. I just want to introduce myself that I'm one of the false teachers. I'm teaching the most dangerous heresy in the planet. Ala naman gayon. Kaya lubhang pinag-iingat ang banal. Lubha tayong pinag-iingat ng banal na kasulatan laban sa kanila na may dala ng maling aral. And we could only do that if we know the right doctrines of the scripture. Minsan ay nabanggit ko na hindi mahalaga ang doctrines o aral pagdating sa kaligtasan. Ang pinakamahalaga ay matiyak na mayroon tayong tamang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Meron kang tamang pagkakilala sa Kanya. Ang ibig ko pong sabihin doon sa ang doktrina ay hindi mahalaga yung 5 points of Calvinism. If you are familiar with the tulip, iyon yung aking iyon yung aking ibig sabihin nung sabihin kong the doctrines is not important in relation to our salvation. Kasi merong naliligtas naman kahit hindi naniniwala siya sa tulip o mas kilala sa doctrines of grace. Remember niyo si yung dalawang prominenteng tao, yung si John Wesley at si Whitfield. Noong si John Wesley, alam niyo, Arminian siya, at si Whitfield niniwala siya sa tulip, sa 5 points of Calvinism. Nung tanongin siya, Mr. Whitfield, do you think John Wesley would reach heaven? O makakapunta kaya siya sa langit? Magkikita kaya kayo sa langit pagka namatay si John Wesley, isang Arminian? At ang sabi niya, no, I don't think we would see each other in heaven. Sa lapit niya doon sa Panginoong Hesukristo, and I am less of the least, hindi ko siya baka hindi ko siya makita. Ibig sabihin, meron talaga na naliligtas kahit hindi niya alam ang 5 points of
Calvinism. Kasi hindi naman iyon ang daan tungo sa kaligtasan. Ang daan ng kaligtasan ay pananampalataya, pagsisisi sa Diyos, only through repentance towards God and faith towards our Lord Jesus Christ. Ang tanging daan sa kaligtasan, ang pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang tanging daan tungo sa kaligtasan, ang walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating kaligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi noong nasa Acts 16, Philippian jailer, sirs, ang sabi ng Philippian jailer, what must I do to be saved? Anong kinakailangan kong gawin upang ako'y maligtas? Upang ako'y maligtas, ang sabi sa kanya ni Pablo at ni Silas, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas. John 14:6, Jesus said, si Hesukristo mismo, ang may sabi nito, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by me. Ako ang daan, ang nag-iisang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. The exclusivity of the gospel in the person of Jesus Christ. But having said that, we love the doctrines of grace. We love 5 points of Calvinism. Lamang, hindi tayo, kahit na hindi naniniwala sa 5 points of Calvinism, ay maaari siyang maligtas. Basta kilala niya ang Panginoong Hesukristo, that the right doctrines of Jesus Christ ay kailangan maalaman niya, ang makilala niya ang Panginoong Hesukristo, at siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung siya ay maglalagak ng tiwala, ng buong tiwala niya sa kanya. Kaya nga ba mahalagang mahalaga na ating alamin ang tamang aral, the right doctrines tungo sa Panginoong Hesukristo. We cannot go to war unprepared. We cannot afford to be in the battlefield without ammunition. That's why we need to immerse ourselves to the Word of God. We have to soak ourselves deep in the Scripture. Yun yung ibig sabihin ni St. Paul when he says, rooted and built up in Him, established in the faith, na tayo wika ay mga ugat, lumalim, mga tayong matatag, matibay sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Or borrowing the terminologies of Pastor Franco, we have to marinate ourselves to the Holy Scripture so that we will not be easily swayed by the false teachers. Because of these false teachers, uses enticing words of men, mapangakit na pananalita, through shallow and misleading philosophy that follows human tradition and worldly ways of doing things. Ang sabi sa Colossians 2:8, again, God's Word translation, be careful not to let anyone rob you of this faith through a shallow and misleading philosophy. Philosophy dito, hindi pala ito yung true philosophy na baka pinag-aaralan natin doon sa Proverbs. Kasi may ituturo din sa Proverbs sa atin si Sir Eric tuwing Sunday, 'di ba? May series tayo na philosophy, yung wisdom. Ay yung philosophy kasi ang ibig sabihin noon ay lovers of wisdom philosophia, yung philosophy, lovers of wisdom. Hindi pala iyon yung philosophy na sinasabi dito sa Colossians 8. Yung sa J.B. Phillips sa translation, be careful that nobody spoils you
spoils your faith through intellectualism or high-sounding nonsense. Iyon yung philosophy doon eh. High-sounding nonsense. Such stuff is at best founded on man's idea of the nature of the world and disregard Christ. Alam niyo mga kapatid, mayroon akong professor sa masteral noon, nung panahong masipag pa akong mag-aaral sa masteral sa BSU. He is trying to influence me. Yung sabi niya, trabaho yung trabaho. Ang nakikinabang lang naman, yung boss niyo, from Monday to Sunday, umaga hanggang gabi, ang pinayayaman niyo, yung amo niyo. Hindi ka naman na nababayaran ng tama. Bakit hindi ka magnegosyo? Hawak pa oras mo. Kung mag-extend ka ng oras para sa negosyo mo, sa'yo naman yun. Kapag gumita ka, hindi marami kang pera. Kasi, kung di nyo pa alam, pera ang pinakamahalaga sa mundong ito. Red alert na yon. Mali ka ako ito. Sinundan pa niya ng religion will destroy you. Stay away from religion. It will not do you any good. And that's it. That's the end of it. I have nothing to do with this man. Hindi ko hayaan na ma-impluensyahan ako nung taong ito. At halos gayon yung gusto ni Apostle Paul na huwag silang madaya. Yung mga taga Colossus, ayaw niya sila na madaya. And let's go back to our text, 2:8. NASB, see to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception according to the tradition of men, according to elementary principles of the world, rather than according to Christ. Gumagamit si Apostle Paul ng word picture when he uses the word captive. Being captive is not a very pleasant thing. Wala naman siguro dito nagugustuhin. Sana makidnap ako mamaya. Wala naman ganun, no? O maging prisoner of war. Sana ako. Walang ganun. Lalo na nung panahong yon. Kasi kapag ikaw ay prisoner of war, maging alipin ka sa ayaw at sa gusto mo. We have no choice but to follow yung nag-conquer sa atin. You are captive as a slave. Gagawin kang slave. Di ba? Naalala niyo sila, Daniel? Di ba? Prince sila eh. Prinsipe sila, pero ginawa silang alipin. Noong harap, palagay niyo pa, sinisweldohan ng tama sila. Sila Daniel. Alipin nga, nakanker sila eh. Kailangan nilang magtrabaho. Yung pa, kung ayaw niyo magtrabaho, papatay namin kayo. Ganun ang pagka ikaw ay prisoner of war. Ito, maganda. Ang yung contrast, kasi may contrast dito eh. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salisabing ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo, at di ayon kay Kristo. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo, at di ayon kay Kristo. We should be all captives, not by these heretical teachers, but by our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya tayo dapat ay maging captive, hindi ng mga heretical teachers, kundi ng ating Panginoong Hesukristo. And why is that? Oh, may tatlong rason na ibinigay si St. Paul. One, because he saved us. Number two, because he makes us complete. Number three, because he is God. Because Jesus is God. Number one, ulitin ko lang, three reasons why we should be captive. We stay captive with our Lord Jesus Christ. Because Jesus saved us. Because Jesus makes us complete. Because Jesus is God. He saved us. Oh, nasa kanya sa verse 11. Nandun yun.
sa verse 11 ng chapter chapter 2 na sa kanya tinuloy rin naman kayo sa pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuloy ni Kristo, sa ating King James, in whom also ye are circumcised with the circumcisions made with hands, made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Hindi ko mabasa ito hindi ito tungkol sa kaligtasan ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Maybe most of the Christian believers of the Colossian believers were Gentiles. And maybe there are some who were trying to convince them to have physical circumcision in order to be right with God. May nangungumbinsi sa kanila na sila ay magpatuloy. Kasi alam ninyo, utos yan ng Diyos kay Abraham sa Genesis 17, 11 to 14. Marahil ay ganun ang kanilang pangungumbinsi. Kasi covenant yan ng Diyos sa kanyang bayan. Sign yan ng pagiging bayan ng Diyos. Saka hindi kayo maliligtas kapag hindi kayo nagpatuli. Remember in Acts 15, there were certain men from Judea na nagsasabi na you cannot be saved unless you be circumcised according to the manner of Moses. Kahit nung panahon na yon, naglaban sila ni Apostle Paul. Hindi, sabi niya, only through faith, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo'y maaliligtas. Hindi kailangan ng pagtutuli. At kaya nga sila nakarating sa Jerusalem Council, hindi ba? Sa Acts 15. Even then, pinagtatanggol sila ni Paul. At marahil ay gayon din dito. Na nire-reassure ni Apostle Paul na hindi, na-circumcise na kayo. Hindi nyo kailangan ng physical circumcision dahil ipinagpapalagay natin na kaya sinabi ito ni Apostle Paul may mga nangungumbinsi sa kanila. Kulang yung kanilang pananampalataya pagka walang circumcision. Kaya ganito ang sabi ni Apostle Paul, hindi, na-circumcise na kayo. He was reassuring the Colossians that they were circumcised in Christ. They were spiritually circumcised of Jesus Christ. The circumcision of the heart is done by God. Ang Panginoon ang nag-circumcise. Sa kanila, gawa iyon ng Panginoon. Walang makagagawa ng gayon. Yung pagliligtas sa isang taong makasalanan ay gawa lamang ng Diyos at hindi gawa natin. Don't miss verse 12, ang sabi doon, buried with Him in baptism, wherein also ye are raised with Him through the faith of the operation of God. Sa pamagitan daw ng through faith of the operation of God. Kaninong pananampalataya? Your faith, not the faith of your parents. binabautismo ka natin sila. Base sa kanilang confession, base sa kanilang pananampalataya. Kaninong gawa? Sa Diyos. Having been buried with Him in baptism, you were also raised with Him through faith in the powerful working of God. Kaninong work? Again, of God who raised Him from the dead. We should be captive by our Lord Jesus Christ. Stay captive by our Lord Jesus Christ because He saves us. Ang pangalawa, because He completes us.
Ang sabi, nandun yun, sa verse 10 ng Colossians, chapter 2, and we are complete in Him. Sabi dun sa NASB, and in Him, you have been made complete. And in Him, you are made full. Oh, napakabuti ng ating Panginoon. Sa Kanya, matatagpuan natin ang ating kakompletuhan, ang ating satisfaction. We made us full in Him. Sapat. Walang kailangan nating lacking. You can be satisfied in Him. All we need is Him. All we need is Jesus Christ sa pananampalatayang ito. Oh, do you find your satisfaction in Jesus Christ? Handa mo bang gawin ang lahat para sa Kanya? Oh, Siya yung kakompletuhan ng ating pananampalataya. Why should we be captive by Jesus Christ? Because He saved us, because He completes us, and number three, because He is God. Sa 2:9 ng Colossians, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. It is a stunning statement. That's sabi ni Steve Lawson. It is a stunning statement. Extremely impressive. A very attractive declaration. Oh, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa Kanya, sa Kanyang katawan, ano na? Ang buong kapuspusan ng Diyos. Oh, kilala mo na ba Siya? Ikaw ba ay captivated with Him? Oh, captivated sa Kanya. Yung Siya ba? Yung apple of your eyes. Are you still in love with the Lord Jesus Christ? I don't know kung kailangan kong sabihin ito sa inyo. Pero nung minsan, mayroong isang panahon na lungkot-lungkot ako nung pagkatapos kong mangaral, kasi parang poker face ka ko yung mga kapatiran. Ano pa ako ang nagawa ko? Parang akong walang kabuhay-buhay yung what is wrong with me? yung parang walang karya reaction ang mga kapatiran. Hindi sila parang tulog kaya. Ako, lahat ba kaya eh? Imagine ninyo, if you hear someone that you love, if you are still captivated with our Lord Jesus Christ, marinig mo pa lang ang Kanyang tinig. Every time the Word of God is being read to us, the Lord is speaking, pwede bang poker face pagka narinig mo yung iyong mahal sa buhay? Pwede ba yun na miss kami? Pagka tumawag si Carlo, hello? Hindi ba? Hello? Hindi ba meron kang kasayahan? Hindi ba gayon? Bali ba na lang kung 7 years na kayo? bag pa lang eh. Hindi. Ibig sabihin, na natataranta pa rin ako. Pagka nandyan na si teacher rin sa tabi ko, anong kailangan ko? Ano ba kailangan mo? Ganon. Hindi ka pwedeng wala lang. Hindi parang, okay, nandiyan ka na, hi. Okay, hindi ganon. If you are still captivated with our Lord Jesus Christ, you will be glad that you are with Him. Hindi ba? Nais kong gawin ko tapusin itong pangaral na ito sa 2 Corinthians chapter 2. Babasahin ko sa NIV na translation. Sabi doon sa 2 Corinthians 2:14, but thanks be to God who always lead us as captives in Jesus, in Christ's triumphal procession, and uses us to spread the aroma
of the knowledge of Him everywhere. Sa NLT. But thank God, He has made us His captives and continue to lead us along the Christ triumphal procession. Now He uses us to spread the knowledge of Christ everywhere like a sweet perfume. Paul uses a picture of a Roman triumphal procession following a great victorious campaign by a conquering general or a king. The procession includes the king riding in a chariot clothing in a purple toga. Behind him would be a wagon carrying the spoils of war, gold and other valuables. Then came a multitude of captives from kings and rulers to the common soldiers, often arrayed in their native costume. Following this, there were pagan priests burning incense to the gods and group of musicians. At the end of the procession, some of the captives would be put to death as a sacrifice to the Roman God. O, yung gumagamit si Apostle Paul ng picture ng Roman triumphal procession. Sa Roman triumphal procession, ang mga bihag ay ipinaparada sa kalye. The idea of the ultimate triumph is that the procession of the captives in combination of the incense and sacrifice is a proclamation picture as an aroma of the conquering king, even if death awaits at the end of the parade. It is in honor of the king. It is the greatest triumph. Are you one of that captives, willing captives of the Lord Jesus Christ, na kahit ang buhay mo ay handa mong ibigay sa kanya? It will be a sweet aroma to the people. Are you still captives by King Jesus? Are you yung talagang namamangha ka sa kanyang kadakilaan? Are you still in awe of Him? Nawa, patuloy tayo na mamangha sa kanyang kadakilaan. Let us go back to our study, to the Word of God. Handa mo ngang gawin na lahat. Handa ka nga magpuyat para lang sa mga bagay na kumukupas. Handa mong ibigay ang lahat. Pero itong Diyos na ito, handa mo ba na ibigay sa kanya? Is He worthy to be served? Oh, yes. He is worthy to receive honor and glory. How about you, kapatid? Is He worthy? To you. Tayo manlangin, Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Dalangin po namin na kayo po ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng uhaw, magbigay sa amin ng patuloy na sense of dependency upon you. Dalangin po namin na ikaw ang siyang magbibigay sa amin ng enablement. Sa iyo ang kapurihan, dalangin po namin na ingatan niyo po ang bawat isa. Huwag niyo pong hayaan na lumabas sila ng walang dalang pagpapala. Salamat po sa bisita na ni iyong kaibigan ni Sister Susan. Salamat po sa pagdadako nyo sa kanya sa lugar na ito. Alam po namin na walang aksidente sa inyo. Tunay na kayo po
ang siyang gumawa sa kanyang buhay. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po.